corner ng Prudencio, at dito nakaparada yung isang Ford EcoSport nandito sa pagpanik ng tunay. Dito yung mga nakaparada rito, lahat ng walang driver makaklamp. L300 na kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, pumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Location natin, Vicente Cruz Corner, Quintuason. Dito yung isang Montero, nakaparada rito sa kalsada sa kahabaan ng Mabuhay Lane. Ito meron ng aklam number 001 Vicente Cruz. At dito rin sa kahabaan ng Vicente Cruz, pagka dumaan pong aklamping operation. At natin po ang inyong sasakyan ng walang driver, naka-obstruct sa kalsada. Automatic na po yan, wala pong 5 minutes o kailangan pantawagin ng may-ari o driver. Kaya doon po sa may mga may-ari ng sasakyan, doon na lang po natin iparada kung sa mga hindi po Mabuhay Lane. At kung meron po tayong garahe, ipasok na lang po natin sa loob. Huwag po natin iwanan sa labas, kasi pagka nadaanan po ng clamping operation yan, automatic na po yan. Okay, at yun, meron na rin notice. Tuloy na po tayo. Okay, dito ngayon tayo sa Arevalo Street corner ng Prudencio, at dito nakaparada yung isang Ford EcoSport nandito sa pagpanik ng tulay dito. At naklamp din ito ng walang driver. Ito meron ng clamp 0025. At dito rin makikita natin dito sa kahabaan ng Arevalo Street, both side may parking secondary road. Hindi po nagkaklamp ang clamping operation, pero pagka nadaanan po yan at dito nakaparada, pagka nakaparada sa mga tulay, bawal po yan. Kasama pa sa mga hinuhuli ng clamping operation yan. Okay? May notice na, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Legarda Corner, Figueras Street. At dito nakaparada sa bangketa yung isang Ford Ranger. At ito, wala rin driver, clamp number 005. At dito rin sa kahabaan ng Legarda, Mabuhay Lane. At dito may pay parking dito sa may Figueras Street, kung dyan po tayo pupunta malapit dito. Pwede po nga pumarada dyan at para hindi po tayo maklam. Legarda Figueras Street, lagyan mo dyan. Legarda? Dahil dito po, pagka nadaanan po tayo ng operation, lalo na ang clamping, wala pong 5 minutes. Automatic po yan pagka walang driver. Kaya kung iiwan po natin yung sasakyan natin, ilagay lang po natin sa ayos, ilagay lang natin sa tama. Okay, at may notice na rin, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Figueras Corner, San Anton. At dito yung isang Toyota ang nakaparada rito. At dito rin pumarada sa kahabaan ng Figueras, Mabuhay Lane at clamping zone, isang Toyota Rush. Dito na ito sa may tapat ng Our Lady of Loreto. Ito meron ng clamp number 23-27. So bago tayo pumarada dito, may mga pay parking dito, meron parking attendant dito rin sa may Oxon Street. Yeah, may mga pay parking po dyan. Dito po sa kahabaan ng papuntang Earnshaw, meron din pong pay parking dyan. Marami pong pay parking dito, yung mga secondary road.
Ngiiwan po natin yung sakyan natin, doon na lang po tayo pumarada para hindi po tayo mahuli at madaanan ng clamping operation dito sa kahaba ng Figuera Street. Okay, ito at meron na rin notice at meron ding kakulang penalty, 900 pesos sa impounding office sa Central Market. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin Loyola Street, corner Arpapa. Isang Toyota Innova. At dito kasi yung pagkakaparada nito, sinabihan na sila huwag yung paghabang ganito kasi nakaharang sa bangketa. At ito, tinuluyan na rito kaya ito meron ng aklam number 0021. Okay, nailagay na yung notice doon. So dito, bigla silang natatarata kung kailan darating yung operation, saka lang nila ayusin. Pwede namang iayos kaagad para hindi na pagadaanan, hindi na po mapapansin o mahuhuli. Okay, location natin yung Roqueta, corner CM Recto. At dito yung isang Innova. Nakaparada rito po lang driver. Clam number 23-8. Dito lang to sa may malapit dito sa may Philippine Rabbit. So bago tayo pumarada, bago natin iwan yung mga sasakyan natin, ilagay lang natin sa mga hindi bawal. Pagka bawal po, nadaanan ng clamping operation niya, wala pong 5 minutes na inaantay dito sa driver. Pagka wala pong driver, automatic na po yan. Ito at may notice na rin. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Piggy Barra, corner Remigio. At dito yung mga nakaparada rito, lahat ng walang driver makaklam. L300, clam number 23-26. Aba sa clam number 002. School zone. P. Gomez Elementary School. Complain area. Okay. So yun nga, dito may mga pay parking dito. At makikita nga natin. Piggy Barra corner Remigio. At dito rin sa Remigio, diyan merong pay parking diyan. Makipag-ugnayan lang tayo sa mga parking attendant kung paparada tayo para malagyan tayo ng parking ticket. Dahil dito po, pagka dito tayo pumarada sa side na to, bawal po kasi. At ito meron ng notice yung Avanza. At saka yung L300, ito nilalagay na rin yung notice. So yung isang nakakabit ng internet dito, andito yung driver. Siguro yung kasama niya, meron ng inaayos dito. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Kirikada, corner Oroqueta. Dito yung isang Pius, nakaparada rito, street corner, clam number 23-21. At dito rin sa kahabaan ng Kirikada, makikita natin both side, may parking. Pay parking po itong kahabaan ng Kirikada. Pero kung paparada po tayo ng street corner, hindi, Kirikada, corner Oroqueta. Kung paparada po tayo ng street corner, kasama po sa mga inuhuli ng clamping operation ng mga nakaparada sa street corner. Kahit secondary road, pag nakaparada tayo ng ganito, o kaya naka-double parking tayo,
hinuhuli rin po yan. Kaya kung nasa secondary road tayo, iayos lang natin ang pagkakaparada para pag nadaan na tayo ng clamping operation, hindi po tayo makaklamp. Okay, may notice na rin. Tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!